Idol. So ngayon na ililipat natin ang connection nitong ating phone holder with charger mula sa battery papunta sa ignition switch. Dati kasi meron siyang nakalagay dito na crossbar, pero tinanggal ko na kasi parang sa gabal tignan, pinalitan natin itong side mirror bracket for CP holder plus itong camera mount na nakakabit sa ating MotoWolf CP holder. Dati kasi mga idol, yung wire ng ating CP holder ay diretsong nakakabit dito sa battery ng ating motor. Ngayon, ililipat natin dito sa may ignition switch. So, bago natin malipat dyan, kailangan mo nating tanggalin itong headlight. So, para matanggal natin itong headlight, kailangan nating tanggalin itong Allen bolt. Dalawa yan, dito rin sa kabila. So, kailangan natin dito ng 4mm na Allen wrench. Tapos, ito din sa baba. Tatanggalin din natin ito, yung 10mm na bolt na to. O kaya ay pwede naman itong dalawa. Kaya lang mas pabor sa akin itong 10mm na bolt. Mas madali yan tanggalin. So ito mga idol, natanggal natin yung headlight. Tinanggal ko na rin yung side cover ng ating motor. Tapos tatanggalin natin itong wire ng ating MotoWolf na dating nakakabit dito. Kung mapapansin ninyo, ito yung wire niya dati na nakakabit diretso dito sa battery. Tanggalin natin. So ito na mga idol, na-disconnect na natin yung wire ng ating CP holder with charger. So ngayon, i-estimate lang natin, puputulan natin siya. Yung tamang-tama lang na makagalaw ng maayos yung ating manibela na makakabit tayo dun sa wiring ng ignition. So ito, dyan, putulin natin dito. Okay. So ito mga idol, binilhan ko siya ng sarili niyang fuse. Binili ko siya ng 50 pesos sa motor shop. Optional lang naman to mga idol. Depende sa inyo kung gusto niyo yung lagyan o hindi. Pero mas maganda kung lagyan niyo na, kasi kahit na mag-malfunction yung ating CP holder with charger, at least hindi maaapektuhan yung ating battery. So 15 ampere siya na fuse mga idol. Nabibili siya ng 50 pesos sa motor shop. So pagkatapos nating balatan, kailangan nating lagyan ng shrinkable tube katulad nito para maiwasan natin na magdikit ang ating mga pinagdugtungan na wire para maiwasan din natin na mag-ground. So itong ating fuse mga idol ay idudugtong natin dito sa positive wire ng ating phone holder with charger. Yung isang dulo ng ating fuse kailangan nakadikit doon sa positive. Ganyan. So pagkatapos natin silang pagdugtungin ay lagyan natin ng shrinkable tube. Sindihan natin para lumapat doon sa mismong pinagdugtungan para hindi na gumalaw. Ganyan. Sindihan lang natin. So ito na mga idol. Tapos na nating lagyan ng shrinkable tube yung positive wire na pinagdugtungan natin. Tapos yung isang negative wire naman ay i-connect natin doon sa negative wire ng ating signal light. Ito. Itong wire na to ay sa negative ng signal light. Tapos yung dulo naman ng fuse, ito ay i-connect natin doon sa ignition. So dito mga idol, hanapin muna natin yung wire ng ating ignition. Kung mapapansin nyo, itong wire na to, ito yung wire ng ating ignition. Kasi kung titingnan nyo dun sa dulo, dito siya, tapos susundan nyo dito, ito, yun, dito, ito, bali ito yung ignition wire niya. Ngayon, yung pagkakabitan natin ay itong kulay brown. Ito. Dito natin i-connect yung dulo ng isang wire natin
Hindi pwede dito sa pula dahil continuous yung daloy ng kuryente dito. Kahit naka-off yung ignition, may kuryente yan. So dito natin i-connect sa brown dahil nagkakaroon lamang ito ng kuryente kapag naka-on yung ignition. So para makakonect tayo mga idol dyan sa ignition wire, kailangan muna natin paghiwalayin yung connection niya. Ito, ihilahin lang natin para maghiwalay ng ganyan. Ganito. O ganito. Pag naghiwalay na, ay dito natin isusuksok yung isang dulo ng ating wire na positive. Diyan natin ikakabit. So ito yung fuse natin mga idol kanina na ikinabit. Yung nilagyan natin ng shrinkable tube. Ito. Tapos binalutan ko na rin siya ng electrical tape para kung sakaling mabasa ay hindi gaanong pumasok yung tubig. So itong isang dulo na ito mga idol, doon natin nilalagay sa kulay brown dito. O, isuksok mo lang din siya ng paganyan, tapos itutupi mo ganyan. Saka mo siya isusuksok ulit doon sa pinagtanggalan natin kanina. Hanggang sa may marinig kayo na parang click ganyan. O, yun. Okay na yun, nag-click na. Tapos itong wire naman, itong negative wire na to, ay i-connect natin doon sa negative wire ng ating signal light. Kahit sa ang signal light naman yan mga idol, kahit sa left or sa right, ang importante lang naman dyan is negative to negative ang ating connection. Basta tandaan nyo lang na kulay black yung negative wire ng ating signal light. So ganyan, isusuksok lang din natin ulit dyan yung negative wire ng ating phone holder. Tapos ibabalik ulit natin doon sa pinagtanggalan natin. Pag may narinig ulit kayo na nag-click, okay yung connection natin. Ganyan. O, nag-click na. So, okay yung connection. So, tandaan nyo mga idol na yung wire ng ating signal light ay green tsaka black. Yan, green tsaka black. Yung negative wire ng ating phone holder sa kulay black ng ating signal light. Tapos itong positive naman ay sa kulay brown ng ating ignition. So ito mga idol, ititesting na natin ang ating ginawa kung gumagana ba siya. Ito, naka-ready na ang ating cellphone na gagamitin para mamaya. On muna natin itong ating ignition switch. Wait lang. Pakita ko muna sa inyo. Kung mapapansin ninyo mga idol, meron na tayong nakakabit na switch. Ito yung dating switch pa niya na nakakabit dati. Kung napanood nyo yung previous vlog ko. So ito, i-on natin uli. So kung mapapansin ninyo mga idol, kung i-on natin itong ating switch, magkakaroon ng kulay blue na ilaw ang charger port ng ating phone holder. Ignition off, ignition on, ilaw, switch off, switch on, ilaw din, tapos switch off. So gumagana nga siya mga idol. Ngayon ay susubukan naman natin mag-charge ng cellphone para masigurado natin kung gumagana ba talaga siya o hindi. So, ngayon saksak na. On natin uli. Yun. Tapos i-on natin yung switch. Makikita nyo mga idol yung lightning symbol sa loob ng battery at saka yung kulay green na line. Ibig sabihin charging yung ating phone. Off natin uli. Yan, tapos on. So ayan mga idol, gumagana nga siya talaga. Ngayong sigurado na natin na gumagana siya, pwede na nating ibalik itong mga wire sa dati nilang pinaglagyan para hindi makalat. Tignan kung mapapansin ninyo, ayan o, nagkalat lang siya dyan. Ngayon ay babalutin natin siya uli dun sa goma na pinambalot dyan sa kanya kanina na tinanggal natin. So ito mga idol, na ibalik na natin sa dating pinaglagyan yung mga wire sa loob. Nabalot na natin ng goma. So hanggang dito na lang mga idol. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment at subscribe. Thanks for watching. Manual Shifter. Peace.